Magandang buhay, mga bata! Welcome back to my channel! Again, this is Teacher Tisha at your service. Samahan niyo akong muling mag-aral at matuto. Mga bata, ngayon ay pag-aralan natin ang mathematics para sa quarter 4, week 6. Okay, ang mga paksa natin ay pagkuha ng datos gamit ang talahan na yan, paggawa ng patayo o vertical at pahalang horizontal na bar graph gamit ang mga datos sa talahan. Okay, balik-aral, panuto, pagtambalin at gumamit ng linya para maitugtong ang hanay A sa sagot nito sa hanay B. So, yung number 1, okay, ano ang area nito kung ang length nito ay 13 meters and then ang width ay 10 meters. So, pwede tayo ng sagot sa hanay B. O, yun, ang tamang sagot ay 130 meters square. Mga bata, imumultiply nyo lang, di ba, ang 13 times 10. Kasi L times W ang kanyang formula. Ganon din sa number 2. So, 12 meters ang length and then ang width niya ay 6. Ano ang area nito? Tama, 72 meters square. Number 3, ano naman ang width? Ang area nito? Ito ay square. So, side times side. Ang tamang sagot ay 100 meters square. Number 4, ito ay parihaba, ang length ay 14, and then ang width ay 9. So, L times W, 14 times 9 is 126 meters square. Number 5, ito ay parisukat. Kaya, ang formula niya ay side times side. Okay, A times 8 is 64 meters square. Magaling. Ang talahan na yan o table sa wikang Ingles ay isang paraan ng pagpapakita ng impormasyon o datos. Gamit ang talahan na yan, maaaring makagawa ng graph. Ang graph ay maaaring tukuyin bilang isang nakalarawan na representasyon o isang diagram na kumakatawan sa datos o mga mahahalagang impormasyon sa isang organisadong pamamaraan. Ang mga punto sa graph ay madalas na kumakatawan sa ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bagay. Isang halimbawa na dito, ang bar graph na maaaring patayo, vertical o pahalang, horizontal. Ang bar graph ay ang nakalarawan na representasyon ng data sa anyo ng mga patayo o pahalang ng mga hugis, parehaba na bar, kung saan ang haba ang mga bar ay proportional sa sukat ng data o datos. Narito ang halimbawa ng talahan na yan na maaaring gamitin sa paggawa ng patayo, vertical o pahalang, horizontal bar graph. So, yun na sa kanang bahagi, ito yung mga datos na gagamitin natin. Okay, ang pamagat ay bilang ng kumakain sa mga fast food chain, Chowking 24, Jollibee 30, McDonald's 25, Greenwich 24, Burger King 22. Okay, panuto sa paggawa ng bar graph. Alamin kung ano ang pamagat ng datos sa talahan na yan. Ito ay karaniwang inilalagay sa bandang itaas ng graph. Ang datos na binubuo ng mga bilang ay tinatawag na scale. Ang scale ay ang mga bilang na nagpapakita ng mga unit na ginamit sa graph ng bar. Ito ay dapat nakaayos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Sa gilid at ilalim naman ng bar graph ay may isang label na nagsasabi kung anong uri ng data ang ipinapakita. Higit sa lahat, ang mga bar na sumusukat sa mga numero ng datos, ang value ng bawat bar ay makikita kung saan ito tumapat sa scale. Yan, so bahagi ng graph. So, makikita natin sa kaliwang bahagi ang vertical bar graph at sa kanang bahagi ay ang horizontal bar graph. So, ano-ano ba ang mga bahagi ng graph? So, number one, ito ay may pamagat. At ano ang pamagat? Bilang ng kumakain sa mga fast food chain. Okay? At ang sumunod, yung mga kulay asul na nakatayo o nakahiga na yan, ang tinatawag naman nating mga bar. Okay? At sa kaliwang bahagi, makikita natin yung bilang ng kumakain. Mga bilang 0, 10, 20, 30, 40. Okay? Sa kanang bahagi, ito ay nasa ilalim. Ang tawag dito sa bahagi ito ay scale. Next, sa baba naman, okay?
Mababasa natin yung mga fast food chain, Chowking, Jollibee, McDonald's, Greenwich Burger. Pagdating naman dito sa horizontal bar graph, ito ay nakasulat sa kaliwang bahagi. Ano ang bahaging ito? Ang tawag sa bahaging ito ay labels. Sa makatuwid, meron tayong apat na bahagi. Ang graph ay may apat na bahagi. Una, pamagat. Pangalawa, mga bar. Pangatlo, scale. At ang pang-apat ay labels. May dalawang uri tayo ng graph. Number one, vertical bar graph. Patayo, horizontal bar graph. Ito yung tinatawag na pahalang o pahigang graph. Gawin natin, basahin ang talahan na yan sa ibaba, gamitin ang datos sa talahan na yan sa paggawa ng horizontal na bar graph at sagutin ang ilang katanungan ukol sa nabuong graph. Nagtanong si Binibining Lopez sa kanyang mga estudyante kung ilan ang bilang ng mga mag-aaral. Nakasali sa iba't ibang club sa paaralan. Narito ang impormasyon na kanyang naligo. Yan. So, ang iba't ibang club, meron tayong anim. English club, art club, science club, dance club, math club, at book lovers club. Sa kanang bahagi, ito yung bilang ng mga kasaling miyembro. So, yan ang datos. So, sa paggawa ng horizontal bar graph, mapapansin natin nakahiga o nakapahanang. So, yung 2 at apat ng 2 sa scale. Okay? So, mababasa natin na kung yung may pinakamahabang parihaba, so bining yun ang may pinakamaraming bilang na mag-aaral na kasali. At yung maikli lang, sabihin, kokonti lamang ang mga kasali dito. Okay, unang tanong, tungkol saan ang graph? Tamang sagot, bilang ng mga mag-aaral na kasali sa iba't ibang club sa paralan. Number 2, anong school club ang may pinakamaraming sumali na mag-aaral? Ang tamang sagot ay dance club. Pangatlo, ilang mag-aaral ang kasali sa math club? Ang tamang sagot ay 10. Anong school club ang sinalihan ng 10 mag-aaral? Ang tamang sagot ay math club. Anong school club naman ang may pinakakaunting sinalihan ng mag-aaral? Ang tamang sagot ay English club. Gawin natin dalawa, basahin at unawain ang sumusunod gamit ang datos sa survey, buuin ang vertical bar graph sa iba. Yan ang mga datos. At dito naman mga bata ay isusulat nyo. No? Or ito drawing gamit ang ruler at lapis at crayon. Yung mga parihaba. Okay? Na may kaugnayan dito sa mga datos. Mahilig gumawa ng survey si Ginang Cruz. Gumawa siya ng survey tungkol sa paboritong PB18 ng kanyang mga mag-aaral. Sa ikatlong baitang, narito ang mga datos na kanyang nakolekta. So, ito yung mga datos niya. Ilalagay niyo siya dito sa... Okay. At ito na yung nabuo nating vertical bar graph. Okay? Patayo. Okay? Na may kaugnayan doon sa datos. Parehas ba ang inyong nabuo? Mahusay, mga bata. Tandaan. Talahan na yan o table ay collection ng mahalagang impormasyon. Ito ay isang hanay ng mga elemento ng data na gumagamit ng isang modelo ng mga patayong haligi, vertical, at pahalang ng mga hilera, horizontal. Graph ay maaaring tukuyin bilang isang nakalarawan na representasyon o isang diagram na kumakatawan sa datos o mga mahalagang impormasyon sa isang organisadong pamamaraan. Isang halimbawa na dito ang bar graph na maaaring patayo, vertical, o pahalang, horizontal. Ang bar graph ay ang nakalarawan na representasyon ng data sa anyo ng mga patayo o pahalang na mga hugis. Parihaba na bar, kung saan ang haba ng mga bar ay proportional sa sukat ng data o datos. Bahagi ng bar graph, pamagat o title, labels at scale. Makikita sa bandang itaas ang pamagat, title, ng talahan na yan. Samantalang, sa ibaba o gilid naman maaaring makikita ang scale at label o ang kahulugan ng imaheng nasa loob ng talahan.
So, para sa gawain na isa, buuhin ang talahan na yan at gumawa ng horizontal bar graph sa ibaba gamit ang score ng sumusunod na data. So, yaan ang mga impormasyon. Wala kayong gagawin kung hindi i-drawing yung mga bar gamit ang ruler and crayon, pencil, okay, sa pag-uwi. Para naman sa pangwakas na pagsusulit, ito rin nyo ay gagawin nyo rin sa inyong mga kwaderno, mga bata, and then isesend nyo sa GC ang naturang sagot. So, ito yung mga datos o data. Isusulat nyo or ito-drawing nyo dito kung gaano kahaba yung mga bar, okay, at kulayan nyo ng Crayola or any color pencil. Ganon din, para dito sa gawain ito, gamitin ang datos sa ibaba upang mabuo ang graph. Kukulay gamit ang lapis, ruler, at crayon. Okay, tamang parihaba na naka-vertical patayo. At dito na nagtatapos ang ating aralin, mga bata. Maraming salamat. Paalam. Thank you for watching.